Ang Santo Tomas ang pinakamaliit na munisipalidad na matatagpuan sa probinsya ng Pampanga. Ito ay binubuo ng mga residenteng kapampangan. Ito ay nakahati sa 7 barangay at kinikilala bilang lugar kung saan ginagawa ang mga ceramics, caskets, woodworks, metalcrafts at ang mga paso. Dito sa barangay Santo Niño de Sapa, ang kanilang produkto ay mga paso na kilala hindi lamang sa munisipalidad kundi sa iba rin mga pook. Kilalanin natin ang nagpasimula ng sining na ito. Si Ginoong Fernando Mercado, ang presidente ng Pottery Association ng Santo Tomas. Fernando Mercado ang pangalan ko. Pero ang kwan nila sa akin, Pay. Kanila, yung alam nila dito, Pay. Ang pangalan ko talaga, taga rito ako talaga. At akong laging pinupuntahan, kaya akong ginawa nilang presidente dito. Mga 6 years na siguro. Ay, hindi lang siguro 6 years. 1916 yung mag-umpisa ka ni Katie. Yung gawa ni Pasuket. Ano po, ano? 1955, ati ko kay. Ati ko naman King Bigan. Ating muna ang pabrika. Kaya 1955, kay minuli ko Getty, telakad kaya yan. Kaya nga, ito ini, yapin ning peka umpisana ning kay, niya kanita, Misen Suleman. Kaya ganaganan ng kay na niyan. May regulya, may export ko. Kaya ganaganan mabiru. Kaya may nabiyasa na rin tao ko. Nangyari nga luwake, nero mo talaga ng kain. Bari, yung may biyasa na, ginawa ng sarili na. Nga, may ragulya. Nga, founder talaga kain. Yung founder na kain. Dito nga sa atin na kwan ito, para nakilala ito, dahil dito lahat na pumupunta yung mga tao. Di ba, lahat na magpapasok. Yan, nakikita nyo, punong-puno. Araw-araw yung mga taga kwan, taga iba-ibang lugar, pinupunta sila dito. Yung mga taga Manila, yan, lagi sila dito. Nung lingwata dumating yung mga tourist. Kung gumawa, walang gumagawa, linggo. Kaya ako nang mismong gumawa. Ako nang pinakita ko sa kanila kung paano ang paggawa. Kaya ako, kilala ko dito. Lahat ng mga kwan dito, sa akin kumuha ng mga idea. Ng mga sample na ginagawa ko. Kasi ako, naglibot din ako. Pumunta ako ng Germany, pumunta ako ng kwan. Alam mo yung ginagawa ko nung pumunta ako sa ibang bansa. Naglibot din ako. Basta na meron akong nakita magandang paso, tatabi lang ako doon, paletrato ko. Pagkatapos, kung nalinetrato na ako, alam ko na kung ano yung sukat niyan. Nandun ako, timayo akong ganyan, katulad nito, nakatayo ako, alam ko na, hanggang dito ang laki niyan. Export ko noon, Germany, hindi nagbalik yung export ko doon. Pero yung mga, ang uli na, yung mga nag-export doon, bumabalik yung kanilang kwan, natutunan. Pero ako, walang nagbalik kahit na siya. Halimbawa, ikaw, gusto mong gumawa. Ngayon, exporter ako, gusto mong pumasok sa export. Ang gagawin mo, ibaba mo ang price mo para mapasukan mo yan. Kaya ganun ang nangyari sa akin eh. Pababa ng pababa. Ayan ang pagkikitain mo. Ang lolo namin, gumagawa rin ganyan. Ang kanilang pagawaan doon sa lipat ng tulay dyan sa papunta San Vicente, doon ang kanilang pabrika noon. Pero kung lang ang ginagawa noon, yung mga inuminan. Ito kasi parang filter na rin eh. Pag linagay mo, pag hindi na lumamig ang tubig niyan, ang ibig sabihin na kung na yung lumot doon sa loob niya. Kung noon yung mga pilon kanila, yung pagawaan ng mga so asukal natin noon, linalagay lang yung asukal natin doon sa mga ganito. Kailangan ito, importante. Kung gusto niyo ito, pwede kang mag-business dyan. Talagang magandang anak buhay din. Kasi kahit na hindi ka nakapag-aral, pwede kang gumawa nito. Kasi ako, nung ako hindi ako nakapag-aral eh, hanggang high school lang ako. Ang ginawa ko, para hindi na ako kuwan, na sa isip ko, ang korso ko, trabaho rin. Kaya ako, ginawa ko, dami kong korso na pinasukan sa government. Tagal ko dyan. Hindi biro ang pinagdaanan ni Ginoong Mercado. Maraming taon ang kanyang ginugol sa pagsasaliksik at upang makamit ang kanyang kinatatayuan ngayon. Ang unang-una, nagpunta ako sa, na nandito ako, ang trabaho ko, sa lolo ko. Ang lupa noon, wala pang makina. Inaapakan yung lupa. Yan ganyan. Inaapakan yan para ma-mix ng gusto. Mix mo. Kaya kung nakikita niyo yung bundok na riot doon,
Siguro ganong kalaki ang aking inapak na lupa. Oh, kung ipunin mo, talagang araw-araw naka... Siguro yung malaking mga ganyan. Araw-araw makakatatlo ako sa kwan. Magkano lang ang bayad sa akin? 7 pesos noon, panahon na yon. Pero yung 7 pesos na yon, malaking alaga na noon. Pumunta na ako ng Ilocos, 1955. 5 years siguro noon. 5 years nung nakuha ko na, naalaman ko na lahat ng trabaho ng yan. Na-perfect ko ng todo. Yung sumasahod na akong malaki, may gitna ng 100 na. Nung pumutok ang pinatubo, na-affect ko niyan. Kasi malaki ang tubig dito. Na ilang beses na lumubog dito. Kasi yung mga ilog natin, wala na, natabunan na. Hindi na maagos ang tubig doon sa kwan. Ngayon naman, medyo hindi na siguro makatatagal ng masyado ito dahil malayo na yung pagkukunan ng lupa. Yung ginagawa natin ganito, nahihirapan na yung mga kwan. Kaya pagdating ng araw, mahal na sigurado. Kumisan, siguro po konti-konti na lang, kahit na pa konti-konti, pero kumikita pa rin. Nang dahil kay Ginoong Merkado, naipasa ang sining na ito sa iba pang mga residente ng munisipalidad. Ang anak ni Ginang Raquel ang namamahala sa paggawaan na tindahan ng paso na may mahigit 20 taon nang nakaraan nang maitayo. Way back 1999. Kailan po ba yun nag-start? That time, wala pa kaming competence dito. Actually, yung totoo niyan, nag-iisa lang dati itong question na. From 2004 hanggang 2006, doon siya nag-book dahil sa plant na euphorbia. Kung may mga pinipinip. Na-try na namin in-export actually. Yung unang export na try na sa Japan. Twice pala. Yung mga makinaya, may advantage sa dati, manual yung paggawa ng paso. Pinapaalam. Ngayon, motorized na siya. Kung hindi ka talaga, hindi ka talaga pamilya sa paso, unang sabak mo sa gawaan, talagang hirap na hirap. Ginagawa namin sa mga design kasi yung kompetensya dito, hindi naman kasi nakapatent itong mga tayo, IPR. As much as possible kami, nangyari, may kumapel nito. Suppose na namin design niya, dapat mag-i-innovate na namin bagay design. Hindi lamang si Ginang Raquel ang nainganyo at sumubok na gawing pangkabuhayan ang paggawa ng paso. Si Ginang Karen Ilagan ay isa rin sa kanila. Last year ko lang ito nabila. Pero nasa pottery na ako for 6 years na. OFW ako. Nag-start ako, namimili lang ako sa Pampanga. Ah, okay. So, right after ko magtrabaho sa abroad, ito yung naipon kong pera, then ang start ko for business. So far, material. Kasi di ba nasa millennial period na tayo, marami ng mga bago. Sa pottery kasi, hindi siya maapektuhan. Unang-una ang mga gardens, nandyan na matagal na panahon. And wala namang ibang way ang bagong invention na makakagawa ng pots. Unless ceramics yan, unless porcelain yan. Pero ang pinaka-cheaper talaga is sa clay. Mahaba ang proseso ng paggawa ng paso. Mula sa putik, ito'y minamasa, hinuhulma, pinapatuyo, at iniluluto sa loob ng pugon sa loob ng 2 linggo. Ang mahirap kasi, pag hindi matibay yung lupang gagamitin, may tendency na habang niluluto siya sa loob ng pugon, pumuputok siya. Hindi mabubuo ang mga naggagandahang mga paso kung wala ang mga trabahador. Gaya na lamang ni Ginoong Roberto Cordero na may 30 taon ng karanasan sa pagpapaso. Dito, magdadalawang taon pa lang. Pero sa paggawa, mariling sikap lang. Mahirap na simple ka-aralan ito. Taon, bago ka matuto. Bata po po. Bata po po ngayon. Grade 6. Sariling sikap lang. Gaano po kahirap matapos yung isang paso? For me, sa sukat. Depende pa sa sukat. Ito malaki, matagal. Yung maliit, mabilis. Nasa 5 minutes, ganyan. Ang paggawa ng paso ay isang sining na may makulay na kasaysayan. Sa pangamagitan ng pananaliksik at abilidad ng mga taong ating nakapanayam, nagkaroon ang Santo Tomas ng isang sining na nagtulot ng magandang epekto sa paghulma at pagkilala sa munisipalidad at pagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan nito.
Sa pagbabahagi ni Ginoong Mercado sa kanyang talento at abilidad, marami ang nakinabang at nagbigay daan sa pagyabong ng sining ng pagpapaso. Kaya't huwag nating limutin at siguraduhin ang patuloy na pag-usbong nito upang ito'y manatili hanggang sa paglipas ng panahon.